Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Muling sasaya ang ulilang lupain na matagal ng pigang. Mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Ang disyerto ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Lebanon at mamumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. Mamamasdan ng lahat ang kaluwalhatian at kapangyarihan ni Yahweh. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinaghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay nakakakita at nakakarinig ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Walang leon o mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng papuri. Paghaharian sila ng kaligayaan. Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan, habang si Jesus ay nagtuturo, may mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo sa di kalayuan. Sila'y galing sa lahat ng bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. Nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya'y magpagaling ng mga may sakit. Dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Wala silang madaanan dahil sa dami ng tao, kaya't umakyat sila sa bubungan, binakbak ito at ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Pagkarinig nito'y nag-usap-usap ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan? Palibhasay, alam ni Jesus ang kanilang pag-uusap. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan o tumayo ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa," sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Agad namang tumayo ang lalaki at sa harap ng lahat ay binuhat niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nanggilalas ang mga naroroon at nagpuri sila sa Diyos. Sila'y namangha at nagsabi, "Kahanga-hanga ang mga bagay na nasaksiyan natin ngayon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.